Good day, grade 11. So, ngayon ay mag-uumpisa na tayo ng ating second semester sa ating subject na PE, okay? Which is Introduction to Sports. So, sa SEM na ito, sa ating itong subject niyo ng PE ngayong second semester ay pag-uusapan natin o dito iikot class yung topic natin patungkol sa sports, okay? So, pag-uusapan natin dito yung mga iba't ibang uri ng sports, classifications, ano yung mga dapat gawin natin kapag tayo ay nandun sa isang specific na sports, and so on and so forth, okay? So, again, ito ay may kinalaman sa sports kasi nung last time parang may kinalaman ito sa pagpapalakas ng ating katawan, sa flexibility, 'di ba, sa endurance, and doon sa tinatawag natin na intensity, okay? Ngayon naman ay more on sports. Now, before I start our discussion this day, I'd like first to congratulate yung mga sumali sa ating intrams. Okay, salamat sa inyong pagpa-participate. At doon naman sa mga hindi pinalad na manalo ngayong intrams, eh meron namang susunod na taon. Okay? marami pa tayong mga pagkakataon or chance to win. So, after to mag-practice kayo, no? Yung mga sa ML, sa COD, tsaka sa Valorant, no? Alam ko yung iba sa inyo, mga talagang mga malulupit pala mag-Valorant. Okay? Mga kalaro pala kayo ni ano nila sir, no? Malulupit. Anyways, ipagpaumanhin niyo rin yung aking pag-cough, no? Kasi ako ay may sakit pa. And kaya minabuti ko rin class na ito ay i-record itong lesson natin ngayong Wednesday, January 19. Okay? So, this which is today, January 19. Minabuti yung i-record kasi ano, magkakatabi yung time ng turo ko sa PE 11, PE 12, tsaka sa Arts and Design. Tatlo yung subjects ko na hawak ngayon, magkakatabi sila. So, i-record natin para hindi ako maubusan ng oras. Okay? So, again, gaya nga nung nabanggit ko sa inyo, ito ay tumutukoy sa sports. Okay? So, let's start. Ano ba yung mga pag-uusapan natin ngayon? Ang pag-uusapan natin or ang objective na kailangan natin is number one. Teka, pasensya na kayo sa sulat ko, ha? Yung objective natin. Objectives natin today na dapat nyong matutunan sa discussion natin is you need first to understand the nature. Number one is yung nature. Nature of sports. Okay, yung nature of sports and its background. Okay. So, in other words, class, ngayong araw ay pag-uusapan natin yung pinagmulan ng sports, saan ba ito nag-umpisa? Bakit ba nagkaroon ng sports? Kumbaga, ano yung pinag-ugatan nito? Ano ba yung istorya? Bakit na-develop yung sports, okay, na ginagamit natin ngayon? Okay? So, next is number two sa ating list, objective natin ngayong araw, is to identify at least two sports activity correctly. Okay, so ano ba yung tamang pagkakaintindi doon sa dalawang uri ng sports? Kasi kasi meron tayong two types of sports, okay? Kailangan nating ma-identify ito ng tama, okay? Then, number three is to analyze. Okay? To analyze
at least 3 sports. At least 3 sports. Okay? Yung kanilang, to be specific, yung kanilang technical skills. Okay? So, ano-ano ba yung mga kinakailangan mong kakayahan na dapat meron ka kapag ikaw ay mag-i-involve sa sports? Okay? So, again, yung nature of sports and its background, yung kanyang pinag-umpisahan. Number 2 is to identify at least 2 sports activity correctly. And lastly is to analyze at least 3 sports and its technical skills. Okay? So, let's start. So, number 1, sinabi ko sa inyo kanina, yung nature. Okay? So, yun yung pag-uusapan natin. Mali. Number 1, yung kanyang nature. Okay. So, ano ba ang pinag-umpisahan ng sports? Okay? So, alam niyo ba na ang sports ay bahagi na ito ng buhay talaga ng tao? Okay? Nung panahon nila, nung panahon ng mga Griego, panahon ng mga Romano, panahon ng mga BC, AD, yung mga moment nila na yan, meron talagang sports. Kaya lang, hindi nila alam na sports na pala yung kanilang ginagawa. Okay, kumbaga yung term na sports, hindi pa nila alam. Pero ito ay lagi na nilang ginagawa. Ito ay nagiging bahagi ng kanilang kultura. Or in other words, number one, okay, it's been part. It's been part. Yeah, bay natin. Of their civilization. Civilization. Yeah. Okay. So again, number one. Ang sports ay bahagi na ng kanilang buhay or ito'y bahagi na kanilang sibilisasyon ng kanilang pag-develop, kanilang pag-unlad. Bahagi na ang sports. Kaya lang, hindi nila alam kung ano yung tawag dyan. Anong halimbawa natin dyan? Para mas maintindihan natin to. Bukod sa aking ubo, no? Sorry. So, kasi dati, nung panahon ng mga Griego at panahon ng mga Romano, yung sports kasi ay bahagi na talaga din sa kanila. Kasi class, ganito, number one, nung panahon ng mga Romano, ang hilig nilang gawin ay makipagdigma. So, in the past, you people or yung army, hindi yung army ng K-pop, no? Hindi yun. Yung kanilang mga sundalo ay, syempre, alam nyo naman na sila ay mahilig makipagdigma. So, dun pa lang, yung konsepto ng pakikipagtunggali sa kalaban ay nakikita mo na. Which is, yung konsepto ng sports eh. No? Sa panahon nila, meron na silang tinatawag ng pakikipagtunggali sa ibang tao, sa grupo. No? Grupo sila. Ito yung ulan yun, yung mga Griego na. Yung mga nakasakay sa kabayo, yung mga may mga karawahe, yung may mga sibat, di ba? Mga may pana. Kumbaga, nagka-conquer sila ng isang specific na lugar. And, second, yung pag-identify kung sino yung mananalo ay kung mapapatay nila yung kanilang mga kalaban. Di ba? So, sa madaling salita class, doon pa lang sa konsepto na iyon ay makikita na natin na sila ay meron ng concept ng sports. Okay? Kasi syempre, nandun yung konsepto ng pakikipagtunggali sa kalaban. Pangalawa, yung konsepto ng magkakamit ka ng ano ng pabuya o ng gantimpala or ng premyo kapag ikaw ay nanalo. So in other words, so point number 2, in the past yung people or army. Army ay nakikipag-battle, no?
with one another or sa grupo. So, dun palang class, makikita na natin na meron na silang konsepto ng pakikipag-away o ng pakikipagtunggali. Okay, na ang kapalit, kapag nanalo sila, napatay nila o nasakot nila isang lugar, sa kanila na yung lugar na yung nagiging premium nila. Next is, so per group, no, yung buong isang buong angkan sila o buong batalyon sila, sasakop sila. Then, hanggang sa na-develop, pakalipas sa mga ilang taon, ito ay na-develop. Okay? So, buti pa yung, ano, no, na-develop. Yun. Joke lang. Lumipas yung mga ilang taon, na-evolve o na-develop itong pakikipagdigmaan nila. Na kung saan, sila ay namili na lang ng representative. Representative. Okay? So, nung una, nagiging grupo sila na sasakop sila ng isang lugar. Ngayon naman ay naging, na-develop siya sa pagiging pagpili ng representative ng isang batalyon. Halimbawa na, grupo namin ng pulong buhangin. Okay? So, sa pulong buhangin na army, mamimili kami ng pinakamagaling dito sa amin sa pulong buhangin na ilalaban namin sa, halimbawa, sa Santa Maria. So, ganun din yung gagawin yung taga Santa Maria, no? So, pipili sila ng isang magaling na kawal nila o sundalo na ilalaban doon sa amin dito sa pulong buhangin. So, naging ganun yung konsepto nila ng pakikipagtunggali. Ngayon, ibig sabihin ba nun, nawawala na, sir, ibig sabihin ba nawawala na yung konsepto o yung bang eagerness na yung intensity ba, katulad ng grupo na nagpapatayan sila? Well, somehow yes, pero hindi pa rin nawawala dito yung pakikipag-kompetensya kasi doon sa taong napili nila na yun, isa sa amin, tapos isa sa inyo dyan, yung napili na tao na yun, nagre-representa kasi yun nung kanilang lugar. So, karangalan ng isang lugar ang nakasalalay doon sa pag-aaway ng dalawang tao na yon, no? So, ibig sabihin, kung natalo kami, karangalan ng pulong buhangin na nakasalalay doon, yung kahihiyan ng hari, kahihiyan ng lugar na iyon. So, may malaking ano pa rin, may malaki pa rin nakataya doon sa pakikipag-away na yan, ano? So, yung konsepto pa rin ng sports ay makikita nyo pa rin doon, di ba? Kasi, meron pa rin silang pinangangalagaan na ano eh, na credibility tsaka yung honor, yung dignity, di ba? At pati yung kumbaga parang yung kanilang flag, di ba? Yung kanilang glory ay nakasalalay doon sa pakikipag-away no or sa pakikipagtunggali ng representante nila na ilalaban sa isa pang representante ng ibang lugar. Then next is lumipas ulit ang ilang panahon class, lumipas yung ilang panahon na develop ulit ito at naging form na ito ng entertainment. Form of entertainment. Okay, yan bahala na. Basta entertainment 'yan. Okay? So naging form na siya ng entertainment. Ngayon, paano nangyayari 'yon? Kasi class yung nakikipagtunggali pa rin, isa laban sa isa. So, alam nyo na ikwento ko ito doon sa ano eh, sa yung topic ko sa grade 12 na PE sa dance. Alam nyo ba na ang mga Greece, meron din silang form of dance. Kaya lang ang form of dance sila is battle din, okay? Pakipag tunggali din. Nagpapakita ito ng sabay-sabay na paghampas ng espada, parang something like that, ganun ano. So, tapos, naging bahagi din ito ng entertainment. Itong pakipag-away ay bahagi ng entertainment para sa kanila, panahon ng mga Romano at mga Griego. Kasi, kaya siya naging form of entertainment. Nagpapakita kasi ito ng ano eh. Nagpapakita ito ng power and skills. Okay? So, kaya siya naging form of entertainment kasi ang objective na bukod sa ikaw ay manalo, pagpapakita ito ng lakas at ng kakayahan ng isang sundalo. Okay? So again, nung una, grupo sila. Nung una,
bahagi na ito ng kanilang sibilisasyon, ng kanilang kultura, ng kanilang pang-araw-araw na gawain. Okay? Ang example natin dyan, nung unang panahon, ang mga tao o yung mga army o armies ay nakikipagdigmaan sa kapwa nila, mga sundalo, upang sakupin ang mga lugar at kitilin ang buhay nang sa ganon maipakita ang lakas, okay, ng isang lugar o ng isang batalyon o ng isang grupo. Okay? Hanggang sa lumipas yung taon, na-develop siya, pumipili na lang sila ng representante o representative. So, para bang anong nangyari? Ano na yan, ano? Parang 1-1. Okay? So, 1-1 na siya. Then, syempre, may buhay pa rin na nakaano dyan. May buhay pa rin na nakataya dyan, ano? Pwede niyang mapatay yung kalaban niya. Pag napatay niya yon, syempre, panalo na siya. Okay? So, na-develop ulit yan. Okay? Hanggang sa hindi na lamang buhay ang kinikitil dito, kundi naging bahagi na siya ng aliw, pang-aliw na siya, or form of entertainment, na kung saan ang focus is pagpapakita ng lakas ng isang lakas at kakayahan ng isang tao o ng isang lugar o ng isang grupo. Okay? Then, sumunod na development nito ay bukod sa naging form of entertainment na siya, ito ay nilagyan nila ng set of rules. Okay? Tigil ka muna, Shopee. Okay? So, set of rules. So, imagine niyo naging form of entertainment. Then, afterwards, nilagyan na ito ng set of rules. At kaya, na-develop ito o nabuo itong salitang sports. Yan, natinatawag natin ngayong sports. Okay, so imagine nyo, yung konsepto ng pakikipagtunggali nila, na merong mananalo, so tapos maging laban sa grupo, tapos isa laban sa isa, tapos meron na silang rules, dun na-develop yung salitang sports na ginagamit natin ngayon. Okay, so next is, siguro let me pause this video and ask you first a question, then I'll going to pause for a while, ano? So the question is this, if there is no rules in the sports, okay, can we consider it as a sport pa rin? Kumbaga, para bang pag walang rules, can we consider it as sport or not? Okay? Magiging sports pa rin ba siya kapag walang rules, or pwede pa rin siyang tawaging sports kahit walang rules? Okay? So ano ang masasabi niyo diyan? That's question. Okay? Okay? So ngayon naman ay let's identify the definition of what sports is. Okay, what is sports? Okay, for sure, marami kayong mga idea regarding what sports is. But let me write it on our screen. Ano ba ang ibig sabihin ng sports? Okay, ang sports is, it's an activity or activities that requires a physical actions and skills where individual or team compete under a set of rules. Okay, yan. Sorry, medyo matagal. Again, ano ang sports? Ang sports daw, class, ay isa siyang uri ng activity na kinakailangan ng physical na kalakasan o pagkilos ng iyong katawan, and bukod dyan, nangangailangan din siya ng
skills. Okay? So, ano yung logic natin dito? Ang logic dito, class, sa sports, hindi lamang sapat na ikaw ay malakas. Okay? Kaya nga meron tayong sports na chess. Meron tayong sports na Scrabble. Ano ba? Meron tayong sports na yung ginagamitan talaga ng critical analysis. Though, on the other hand, hindi rin naman sapat na ikaw ay matalino lang, pero ikaw ay medyo mahina. Though, gaya nga na nabanggit ko sa inyo, na kung ikaw ay mahina talaga, meron talagang sports na para sa'yo. Pero, in generally speaking, kumbaga in general speaking, no, in general definition nito, kapag ikaw ay mag-i-involve sa sports, dapat, bukod sa ikaw ay malakas, dapat matalino ka din. So, holistic siya. Nagigets niyo yung point? Though, again, meron tayong mga leeway dyan, ano? Diba? Halimbawa, kung mahina ka, pwede ka mag-chess. O kung puro lakas ka. Pero sa bagay, kung malakas ka, hindi rin pa pwede na wala kang diskarte eh. Yung skill, yung kumbaga yung critical analysis mo. Hindi rin pa pwede na, ano, na ganun, yun lang yung meron ka, diba? Kasi, halimbawa kung boxing, hindi naman pa pwedeng basta susuntok ka lang ng susuntok dyan. Diba? Hindi naman pa pwede dyan na sa boxing na puro ilag ka lang, no? Or kapag ka ikaw ay tatakbo, hindi pa pwedeng takbo-takbo ka lang, no? Ginagamitan pa rin siya ng skill o ng analysisation and ng pag-aaral, no? Kahit ang sinusukat sa sport na ito ay ang iyong lakas, di ba? So, kaya kailangan parehas meron kanya, physical na lakas at pangalawa, yung skill o yung kakayahan. Now, next, pag meron ka na yan, ano pa ang mag-identify sa sports? Ito daw ay pakikipagkumpetensya. Okay? Pakikipagkumpetensya ng ano? Ng individual o ng isang team. Okay? So, pwedeng isahan o maramihan na merong sinusunod na rules or it governs set of rules. Okay? So, yun yung difference ng ginagawa natin ngayon sa ginagawa ng mga Romano at mga Griego, di ba? So, sa kanila kasi, ano eh, wala silang rules na sinusunod. At pangalawa, pwede kang masawi doon, no? Pag, syempre, di ba? Pag ikaw tinagpas ka ng espada ng mga Spartan, no? Talaga namang deads ka dyan. So, buhay ang kapalit, no? Dito, para maiwasan natin yan, kailangan natin ng mga rules, no? Syempre, bawal mong saktan, di ba? Kaya sa basketball, may foul, di ba? Sa lahat ng sports, aliba na lang sa boxing tsaka sa MMA, di ba? Yun talaga, ano, kailangan mapatumba mo siya. Pero bukod doon, meron tayong rules. Pero sa bagay, kahit sa MMA tsaka sa boxing, may rules pa rin eh. Syempre, hindi mo pwedeng suntukin yan below the belt. O hindi ka pwedeng may mga patalim. Okay, so kamao lang tsaka yung mga paa mo, sipa. Mga sipa lang, di ba? So may rules pa rin. Kasi, gaya nga nung nabanggit ko sa inyo kanina, mahalaga din yung rules, no? Kasi yung rules ang mag-identify o yung siya yung magse-separate doon sa ano sa ginagawa ng mga sinaunang tao, no? Sa ginagawa natin ngayon, yung rules. Okay? Yun yung kaibahan. And pangalawa, gaano kahalaga din ang rules sa isang sports. Okay? So napag-uusapan na din natin kasi number one, okay, bigay ko na sa inyo yung dahilan, ano? Number one, it governs. Okay. It governs the player. The player and yung coaches. Okay. Then, yung, syempre, yung people na involve. Okay. Involved dito sa game. Okay? So, in other words, class, siya yung mag-govern, siya yung magpa-facilitate, siya yung magko-control. Okay? Siya yung mamamahala. Okay? Doon sa game na lalaro nyo, sa sport na gagawin nyo. Okay? Kaya, para maging maayos, imagine nyo ang isang sports na walang rules, class. Hindi nyo nga siya matatawag na sports eh, di ba? Tsaka magulo yun, ano? Pwede ka na ba kung basketball, pwede ka na lang bang manuntok doon, basta-basta, pag natalo ka, bugbugin mo, hindi pwedeng ganon. Doon nga lang sa COD eh, kasi ako yung nag-facilitate ng COD.
talagang kapag ka merong ano, kapag ka merong gumamit ng mga ammunition ba, nakalimutan ko yung term, mga ammunition, may mga ginamit daw na chenis, mga channeling na bawal daw, taga magreklamo yun, sir, gumamit sila ng ganito, tatalo na yan, di ba? Alam niyo yun? Kasi ano eh, yun kasi yung mag-go-govern yung rule, kaya napakahalaga ng rule sa isang sports. Okay, so again, it governs the player, the coach itself, yung people, syempre yung coach, diba, sa basketball, pwede ka bang pumasok basa-basa sa court? Diba? Meron din silang rules na sinusunod kahit coach sila. Then, pati yung mga people na ano, yung mga tao na kabilang o kasali doon sa game o doon sa certain sports. Okay? Diba? So, ganun kahalaga yung tinatawag natin na rules. Okay, mali. Rules. Yan. Okay? So, okay tayo dyan? Okay. So, next is, let's identify types of sports. Meron tayong tatlong uri ng sports. Types of sports. So, number one, ito napakadali din ito kasi baka na ano na to eh, na naituro na sa inyo noong naituro na sa inyo to nung kayo ay grade 10, 'di ba? Number one is itong individual. Okay? So basic, syempre 1v1 'yan, ano? 1 versus 1. Okay? Number two, dual sports. Okay, so basically 2 versus 2. Then third is itong team sports. So pag sinabing team sports, 3 or more, higit sa tatlo. Okay, so kadalasan dyan yung mga 5v5, no? So ano yung mga example natin ng sports ng individual? Halimbawa, boxing, no? Kaya swimming, chess, bowling, di ba? Tapos yung dual sports, badminton, table tennis, di ba? Ano pa ba? Sepak, volleyball, di ba? Pwede din 'yan. Next yung team sports naman, ito yung maiisapan natin yung basketball, yung volleyball din. Alam ko yung swimming pwede rin sa team sports kasi parang ano, meron silang parabang pasahan ng kunwari, turn by turn. Pati din sa running, turn by turn din siya. Though, yung running pwede rin individual, dual, or team sports. Okay? So, napakadali namang intindihin itong types of sports na to. Eh, no? Again, individual, dual sports, and team sports. Okay? So, next is, last point natin. Pag-usapan natin itong individual and itong team sports. Ano ba pinagkaiba nilang dalawa? So, sabi ko sa inyo, let's identify at least two sports activities correctly. Okay? So, ano ba yung pinagkaiba ng individual tsaka sa team sports? Okay? Individual. Then, sa team sports. Okay? So, para bang pag-uusapan natin yung ano dito, yung advantages and disadvantages ng individual tsaka sa team sports. So, number one, sa individual class, bukod sa syempre, sa number na ibinigay ko sa inyo, yung difference sila na ito isa, tapos yung isa naman ay grupo. Sa individual sports class, nangangailangan ito ng ano, mas mataas na disiplina. Okay? Bakit? Kasi, una, wala kang aasahan dito na kakampi. Diba? Nagigets yun ang ibig kong sabihin, diba? Wala kang aasahan na kakampi dito. Unlike sa kapag sa team sports, kung hindi ka magaling sa certain na ganitong task, pwede mong iasahin sa kagrupo mo. Eh. Kasi, halimbawa, hindi ka magaling mag-shoot, pero magaling ako mamasa. Diba? So, ganun sa team sports. So, pwede pa rin. So, unlike kapag sa individual, hindi pa pwedeng ganun. Kasi nga, wala kang aasahan ng ibang tao. So, in other words, ikaw yung responsible or you are the one who is responsible for your winning or
in your losing at the same time, ano? Ikaw ang responsable sa iyong pagkapanalo at sa iyong pagkatalo. Wala kang ibang sisisihin dito, 'di ba? Kumisa kasi sa grupo, pag panalo kayo, syempre pwedeng naipanalo mo o naipanalo ng kasama mo. Kapag naman natalo kayo, pwede mong sisi, eh, siya kasi eh, lalo sa COD, no? O kaya sa ML, o kaya sa Valorant, di ba? O ikaw kasi, lagi ka nagpapa-headshot eh, di ba? Sa team sports naman, maraming mga variables yung kinoconsider dito para ma-identify yung pagiging success at yung failure ng isang team, di ba? Kumbaga para bang... Napakarami yung mga things to consider, things to ponder kapag kaka-team sports. Syempre, kailangan yung harmony, yung harmony ng team nyo. Dapat nandun. So, kaya kailangan nagpa-practice kayong palagi. Tapos, kapag may magkamaling isa, parang apektado yung lahat. So, ganun siya kadelikado. Next, ang advantage naman natin dyan, syempre, yung isang may mahina, kung talagang mas malakas naman yung kakampi mo, nahahata ka, no? So, sa term na ginagamit natin ngayon, nabubuhat ka ng kakampi mo. Diba? Pabuhat ka. Okay? Next is, a team's performance depends on collective effort. Okay? So, dito ay collective, diba? Collective. Okay? So, dito naman ay, kumbaga, para bang... ikaw ay responsable lang sa pagkapanalo mo at sa pagkatalo mo. Ito ay individual kasi ito naman ay collective, no? Yung performance nyo ay grupo. Okay? So, alam niyo naman, gets nyo na yan, collective. Okay? So, yun po ang pinagkaiba ng individual at saka sa team sports. Okay? At dito po nagtatapos ang ating discussion. Okay?